Okay na. So, ayan. Dito tayo sa Malolos, Bulacan. Bulacan with Ma'am Glenda. So, in-invite niya tayo. Actually, ako yung nagpumili. Dito. Sige, Ma'am. Tuloy mo ako sa ano mo. Ayan. Ito po. May sa, note lang kami. May pusa sa loob. Do not open. There's a cat inside. May pusa ba? Ito po. Rescue cat namin. Ah, ito ang iyong warehouse. Opo. Mini warehouse. Mini warehouse pa lang siya, coach. Ayan. Okay, sige na, turn mo. Ayan. Anong mga items mo? RTW po. Ang supplier namin ay, ano coach, Taytay yan. Ah, Taytay mo to kinukuha. Opo. Tapos, hindi pa kayo yung nagpo-ang production nito? Hindi pa coach eh. Pero soon, ano yun to? Ang ano namin. Binibili nyo sa Taytay or may nagtatahe? Nasa exclusive na? Hindi pa, coach. Sa Taytay talaga siya. Ah, so nasa Japa kayo ng Taytay? Ano, hindi naman, coach. Yung nagde-deliver na rin sila eh. Ganda, no? Kasi maano na rin kami umorder. Bulk na din po. Anong tela to? Corduroy po. Ah, ito pala yung corduroy. Mm-hmm. Tapos, magkano, more or less, range? Ang selling price namin, coach, ranging from, ano yan, 150 to 190. Ilang percent ang mga margin nyo nun? Ang markup ko, coach, mga ano, 20 to 30%, mga ganun. Fast moving lang. Mm-mm, tapos ito, coach, may mga sizes or one size? Wala po, one size lang po yan. Mukhang bibili kami mamaya. Diyan. Tapos ito, isa lang supplier mo. Nang mga corduroy po, isa lang. Tapos yung other items namin, iba rin pero, po supplier. Pero ano, continuous naman yung supply opo, niya. Opo, coach. Hindi siya nabibitin. Kasi katulad niyan, may choosing of ano kayo. Mm-hmm. Minsan po bitin, pero like nadidelay lang ng 1 to 2 days. Ganun. Partner okay. Kayo. Opo. Fiancé ko tama. Po. Kapagod na video. Si Ma'am Glenda at si? Sir Joel. Mga bata. Mga bata pa sila, no? And then, ano to? Joint business ninyo yung dalawa? Ah, okay. So, paano kayo nagsimula? Nagsimula talaga kami, coach, way back 2019 yun, no? 2018. Puhay po talaga ang unang benta namin. Tapos, nung nag-pandemic, na-stop kami kasi nahirapan po kami sa, ano, pagkuha ng mga bill. In-stop namin. So, seller ka before mag-pandemic? Opo. Pero before pandemic, kamusta yung store mo nun? Live selling lang kami nun, coach. May live selling before. Na ba nun? Facebook? Facebook. Ah, wala pa kayong platform. Wala Shopee pa po. Shopee and Lazada. Ukay? Hindi. Opo, Ukay. Saan kayo kumukuha nun? Sa may Gigindo po. Ito, bali, ginijip namin. Ano? Balye? Opo, mga bill. Tapos, ano yun? Assorted? Opo, ganun. Ba, puro dress. Puro dress lang po yung laman, ganun. Pero walang specific. Price. Ano lang siya per value, yun yung presyo ng isang... Opo, i-divide lang mo siya kung ilang piraso. Ilang piraso yun? Okay. Ranging from mga 100 pieces po yung 45 kilograms. Tapos, halos, yun yung isang value. Okay. Kaya lang problema, may category din yun na mo, class A, class ano. Yung... Pero kayo na magsisegregate nun. Opo. More or less, ano yung mga, ano dun, mga goods? Ang goods is, ano naman po, mura po siya, madali siyang, parang nung panahon po na yun, 3,000 siya. What I mean, ilan yung mga goods item doon? Ayun, ilan yung pamigay? Minsan 50-60% talaga po siya. Talagang patapon po yung... Ano. Pero nakakaubos kayo? Hindi, coach. Ang ending namin talaga noon, dahil gusto na namin mag-iba ng ibenta, after kasi nung Ukay, nag mga bags and wallets kami eh. Wala pinamigay na namin. So online natin, seller coach. Na rin kayo before, kahit na nagla-live. Opo. Selling kayo. Pero ano, na 'di ba sabi niyo nagla-live kayo. Ano yung traffic niyo noon? Facebook page lang? Opo, Facebook lang po talaga. Pero ilan posting? May page kayo? Meron po. Tapos, organic lang na share-share sa mga, usap pa kasi mga groups noon eh, no? Sikat pa mga groups noon ngayon, hindi na ano yung mga groups noon. Ano nangyayari doon sa mga naubos ninyo? Ibibili lang po uli, ng iba pang bill. Hindi, yung hindi nyo naubos pala?
Ay, natatambak. Natatambak lang. Tapos minsan po, coach, amigo. Inaano namin, binabalt na lang namin pero sila. Ano yun, may niche yung ukay na, na binibigay sa inyo? Kung hindi siya halo, let's say may kids, may ano, may adults. Ano po, opo, may mga meron, niche naman siya. Hindi nyo naisipan magtayo ng physical? Ngayon, coach, meron kami physical store na sa Malolos naman. Puro may, mga may brand new po ano, yun. Shop Galindo. Ako po. Website yon. May website po kami, siya po ang may gawa. Paano ang traffic? Well, halos ano lang po yun, i-redirect lang sa Shopee din. Pero yung traffic papunta sa website? More on organic lang. Hindi kayo nag-a-ads, nag-Facebook ads. Siya, ano eh. Pero may pumupunta. Hindi na rin na po na natatrack kasi diretso din po sila sa Shopee once na nagpunta sila ng bali for ano lang po yung website, parang funnel lang siya, funnel. Parang ganun. Ilan ang ano mo, ang listing mo ngayon, ang SKU mo? Ngayon po 82. Ito parang may, ano to, okay pa ba? Ito, hindi na. Ay, hindi po mga ano. Ilan mga sila check ngayon? Parang 82 po 82 yung product listing product namin. Opo. Pero ang mga fast moving at best selling items namin, coach, mga ranging from ano 5 to 7 items pa lang so far. 5 to 7 yung opo, consistent, consistent na. Consistent every day. Kailan mo nakuha yung consistency mo? Eh, coach, parang 1 month pa lang ata nung nag-join ako sa iyo. Nakuha ko na siya. Sa akin. I never. Mo, sa akin mo nakuha yung consistency. Pero opo, before hindi ka pa nag-aaral ng ano, Shopee Lazada. Wala, coach, kasi live selling din talaga kami nung ano, before po ako mag-join sa inyo, live selling kami sa Shopee. Pagka hindi kami nagla-live, wala kaming benta. So sabog pa yung opo, nanguhula pa lang. Ano, yes. Nanguhula. Saan niyo ba ako nakita doon? Sa ano yata, coach, eh? Sa seller support group. Oo. Tapos anong what makes you interested dun sa ano? Tapos nakita ko rin po yung may video kayo dun na naka-link dun sa ano, sa dun comment niyo pupunta sa so YouTube. Tapos dun po ako nag-start. So you mean from the start na nag-enroll kayo, zero knowledge as oh, in? Oh, coach, as in, wala talaga, like, and zero benta rin. Pagka wala kong live, wala kong totoo benta. Oh, promise. Ano saan kayo platform nagsimula? Shopee lang din, coach. Pero wala kayong Lazada? Wala pa eh. Kasi bakit dapat nagla-Lazada na kayo? Opo, ano ko na din. Wala pa punta yung, kasi sumabog po yung benta din. As in, after 1 month, sumabog. Walang ads, organic siya. Meron yun, coach. Yung tipid lang. Mm-hmm. Tipid method. Okay, so, ito yung items mo. Plus, ano to? Separate, tigibang listing or sama-sama sa iisang listing? Ito, coach, isang listing lang. Ang meron akong mag-a-a-a-a-a. Then, naka-variation ka. Opo, variation. Tapos, dito. Ito po, ayan, coach. Ano to, mga to? Terno naman po yan. May sizes ba to? Bubuksan ko, ha? Wala din, coach, eh. Puro free size. Sige kasi po sa taytay. Yan, cotton linen naman po yan. Ito ang cotton linen. Apo. Then, ready-made nyo na din itong binibili. Mm-hmm. Hindi nyo ba naisip, let's say, for example, kulangin na kayo sa stocks na na-ready nyo na ba si supplier na meron, kung ba kinausap nyo na yung ano nyo, supplier nyo dito na, let's say, for example, na lumakas or sumabog, okay, ready na siya. Sinasabihan ko rin naman po sila na, may kailangan ready tayo sa paano to, ano, pumupunta kayo mismo ng taytay or malalamove na lang? Ngayon po, lalamove na lang, pero nung una motor po, or van? Depende po sa quantity, yung dami. O, dapat, usually, ganun din naman kami, lalamove lang. Kasi nag-compute po kami dalawa. Pagka nagpunta kami dun, minimum na gastos is 3,000 isang biyahe po. Oh, bakit? Kasi yung mga toll fee, papalo po ng 1K plus yung gas pa. Jollibee pa. Opo, pagkain pa. Date na rin. Kano ba ang lalamove booking dito sa Bulacan? Depende po, pero usually po ang average is SUV 500 yan. To 900. SUV? Motor po. Pagka sedan, minsan 1.5. Ang laki naman pag motor. Pagka po kasi motor, ang nakalalamo po is 400. Binulat-lat ko na eh, no? Okay lang. Dito crop top. Parang semi-crop top. Actually, ito yung mga uso ngayon, yung parang mga, ang ba tawag dito? Pastel or parang. Opo, mga ganun. Ito rust to color. Ang motor, 700 to 900.
400 to 500 lang. Pero kinokontrata nyo kasi, kasi bulky para, siya. O, tama yun. Opo. Dapat yun, meron kayong mga ano na, yung contact. Mga omo. Kunyari, pag may nag-deliver, kuya, anong number mo para the next time? Ikaw na lang like ko taga-pick. Opo, ngayon po, meron na rin po ganun, kami ganun. Kasi, para, kasi usually, pag nagbubuk ka, ang problema doon, yung tinatanong pa kung ano yung dadalhin. Opo. So, minsan, nakikipag-negotiate ka pa kung magkano or hindi. Pero kung may fix na kayong usapan ng rider mo, automatic na, di ba? Deliver. Ganun-ganun yung ginawa ko before eh. Pag mga emergency na delivery. Sabi ko, kuya, may pick-up doon. Kunin mo. Dali mo. Actually, bit-bit nun. Ano, hindi lang isang sako. Lima. Ay, lima po. Kaya takbong to. Sedan siya. Takbong sedan. Tapos, ewan ko, saan siya... Nag-retire na siya sa akin kasi ayaw na ng motor niya. Hindi na kaya. Na yun, pag mga emergency na delivery. Pero pag yung mga main delivery, ayun, usually, L3, mga ganun, 600 kg, mga ano. Darating din kayo doon. Balang araw, lalo na at ano na, sabi mo, sumabog na, di ba? Opo, ngayong lalong what 11, do you mean by 11. Pagsabog? Like yung 11-11 po, nag-six digits ano ka na kami. Nang sales, oo, coach. Nag-six digits. Profit na. Excluding the... Pero ano since Shopee, di ba, may problema. Medyo yung payout, di ba? Mabagal din si Shopee, compared kay Lazada. Mm-hmm. Since 3 to 5 to 7 days ata si Shopee, gumayang kay TikTok na nasasambot ng puhunan. Opo. Ngayon naman, coach, okay naman yung payout kasi wala kaming ano, SPX. JNT lang. Puro JNT kayo? Opo. Puro JNT. Magkakaroon din kayo nun. Okay. Kayong mag-alala. Pag nag-ano, SPX. Ganun din ako before, nag-start ako JNT. Nung nagkaroon ng transition ng SPX, yun, nagwawala ako ng time na yun. Pero wala. Wala akong magagawa eh. Magagawa. Yun yung default eh. You have to live with it. Pero may ginawa po siya eh. Bali, nag-suggest na din po kasi ng SPX sa amin. Tapos? May parang ginagawa po ako, ang default ko na address, yung bang lugar na hindi siya sakop ng SPX. Tapos pag nag-arrange shipment ako, tsaka ko lang ulit babaguhin sa address na to. Ganun siya. Paano? So, JNT pa rin siya, coach. Maya, coach, pakita ko sa... pakita mo sa ako. Pero sa akin, wala naman problema na eh. Okay, okay na. Pero para lang makashare tayo sa iba kung paano ginagawa. Kasi minsan, ang SPX, medyo matagal sila mag-deliver sometimes. Opo. Si JNT kasi, ewan ko, until now, ganun pa rin. Usually, pagka-pick up ngayon, bukas, deliver na. Di ba? Si JNT. Sa SPX, natutulog pa yan sa hub. Nga po eh. Kadalasan. Kahit nasabihin mo na katabi mo lang yung hub, tatakbo pa yan sa pinaka-main. Bago bumalik ulit. Hindi, let's say, kapitbahay mo lang yung umorder, iikot muna siya. Bago i-deliver. So, ganun si SPX. Ewan ko lang si JNT kung until now, ganun. Pero, mas marami akong JNT. Tama ba? Pero parang pantay lang. More or less. Yung iba po kasing buyer, di ba, sanay silang piliin yung, i-change yung courier. So, pwede yun. Pero baka mabigyan kayo nun. Ako, nabigyan ako ng flash, pero dinisable ko si flash. Mahirap pag maraming courier. Di ba? Dala na kapag nasanay ka sa isang courier lang. Ay, nag-iiba kayo ng pouch? Hindi naman po. Ito binibigyan po mga free lang po yan. Swerte niya naman. Opo. Sana ako. San? Hindi kami. 500 pieces. Kasi binibigyan ganun. Kayo. Opo. Sa akin, hindi nila ako binibigyan. Before, before binibigyan nila ako. Pero ngayon, eh, kung magbigay kasi, mabibitin ka kung magre-relay ka lang dun. So, bumibili na lang din kami ng pouch. Pero yung pouch ng Lazada at Shopee, iisa lang. Allowed na kasi yung black pouch kay Lazada. Dati kasi hiwalay yung Lazada pouch. Okay, balik tayo sa stocks mo. Bungi-bungi pa po yung ibe. Terno yan, terno. Opo. Nako, ganyan. Pagkatapos niyan, mamumblema na kayo kung saan nyo ilalagay yung ibang stocks ninyo. Pustahan tayo yung sala nyo. Gugulo yan. Maapektuhan yung sala nyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa ngayon, okay pa yan. Opo, na-handle. Pero pag nagsimula na yung pag-as in lahat,
Mm-hmm. Tapos nagdagdag kayo ng store, yung fulfillment ninyo, mm-hmm, kulang tong space na to, pag ano. Pero ang sarap ng feeling na pag may ganito ka na, ano. Apo, parang unti-unti siya. Feeling warehouse na tayo pag gano'n. Paano kayo nagsimula ng ano? Sa paano kayo nakapasok sa ganitong ano? Or paano kayo nag-transition from Ukay going to RTW na talaga? Ganyan. Ah, yung after kasi ng Ukay Coach, nag-bags and wallets pa kami. Tapos eventually... Saan kayo kumukuha? Sa DV. Carriedo. Ah, sa DV po. Opo. May warehouse doon. Pero live selling din. Live selling din po yun. Tapos biglang nagbabagsakan na rin ng mga presyo, pati yung mga supplier. Hmm. Kasi nagla-live na din, di ko na talaga masabayan. Tinry ko po naman yung Bangkok na mga damit. Na damit? Opo, nag-import din po kami. Pang-live din. Kaso mahilig ka din. Anong profession nyo before, bago kayo mag-ano? Ano kami, coach? Graduate kami as electronics engineers. And then, na-employ din kayo? Opo, as IT. Ito sa inyo to. Anyway, balik tayo dito. Ano yung nagpaano sa inyo? Ayun, coach, nung nagbabangko kami. What makes you decide na magpalit na ng ano? Or pumasok na yung Shopee? Sino nag-influence sa inyo makapasok ng Shopee? Nakikita ko kasi, coach, sa Shopee may mga nagla-live. So, doon talaga kami nag-start live selling. Tapos, minsan, madalas pala nakaka-frustrate kasi walang, pagka hindi walang live, walang benta. Tapos, maraming joy-joy. Ilang years kayong nag-ano? Na puro live? Mga 1 to 2 years, coach, after pandemic. Pero nakakabenta naman. What I mean is that sustainable when it comes to profit. Parang gano'n. Opo. Nung nag-Bangkok po kami, sustainable naman po yung profit. Mm. Ang nagiging problema dahil from Thailand siya. Talagang direct from Thailand yung items. Opo. Tapos, before pandemic yon or pandemic na? After pandemic. Pero medyo mahigpit pa yun eh. Mm. Yung konti. Ayun din po mahirap eh. Minsan may container na iipit sa customs. Mm-hmm. Tapos? Naiipit yung pera. Sumikonta kayo sa Thailand. Opo. Na, mga supplier din po doon. Tapos nilalive nyo dito? Sa Shopee, opo. Ah, Shopee? Mm-hmm. Opo. Check out lang. Shopee opo. Check out. Bibigil lang ako. Yung gumagawa ng link, coach. Buti hindi kayo na, ano, wala kayong nakuhang... Etong existing shop nyo, galing sa Shopee checkout, di? Or bagong store to? Galing din dun, coach. Ah, galing dun. Mm, pero po, dinilit ko na lahat ng pero listing namin na yung Shopee checkout. Pero kung ano naman, kung legit naman na hindi kayo yung nag-own checkout dun, walang problema. Ay, opo, hindi naman. Ang nag-checkout mismo, yung nag-mine. Opo. Ah, okay. May message lang namin yung kasi link. Kasi legit naman pag ganun. Wag lang yung ikaw mismo nag-checkout para sa kanya. Talagang mamamaalam ka sa store mo. Opo. O tapos, ano nangyari? Ayun, coach, dahil ang hirap po nga ng ano, nung pag-import ng mga items. Tapos kasi pag umorder kami, hindi po continuous eh. Minsan pag nag-order akong ganito, may design. Hindi kitala sa shipping po, hindi naman, coach, kasi nakukomplete cargo, naman. Cargo. Hindi siya ano. Hindi, box hindi yung parang mga LBC, DHL noon. Hindi po. Cargo talaga. Tapos ilan days bago dumating dito sa Pilipinas? Pinaka, ano na, sandali na, coach, 3 weeks. Pero pinakamatagal, inaabot 3 months. E di, bulk din yung ordering nyo. Pagdating baka hindi po bulk, malulugi sa shipping. Okay. Then, what's next? What's after? Ayun, coach. Dahil nga po yung nanonood na po ako ng mga videos nyo, lagi nyo sinasabi doon na continuous yung ano, supply para po talaga. Sustainable. Oh, coach. Anong video yung napanood nyo doon? Bakit hindi ako makabenta? Yun yung unang-una nyo. Pero nakaka-relate kayo doon. Siyempre, coach. Oh. Na, what I mean, yung mga mechanics, mga procedure, nakaka-relate kayo or medyo ano pa? Medyo stag, ano pa din? Ay, yung first na napakinggan. Yung the first time namin. Na pinanood niya yung video. Sabi ko po sa kanya, uy, ang daming matututunan dyan ah. Tapos, ayun po, sige, panoorin mo lang. Tapos? Ayun, coach. Tapos, yung mga unang, yung mga free videos mo na yun, mga in-apply ko na din yun. So, nag-start kayong maghanap na ng products na pwede niyong iset up. Opo. Tagal na nun, tagal na ng video na yun. Oo, coach. Kailan pa napanood yun? Mga July. July yun, coach. Ano yun? July ko na panood. Para kasing
sunod-sunod kasi yung sa seller group, yung mga negative na natatanggap na, yung mga nababasa mo. Mm-hmm. So medyo parang nakaka-absorb din. And then parang may mali kasi. Parang sabi ko na, teka lang, parang mali yata yung mindset ng mga sellers na to. Parang ang babaw pa ng tingin nila sa platform. Yes. Actually, minsan pag nagko-comments nga ako doon, parang nang-aaway pa ako. Parang tawag doon term na lang, parang ini-invalidate ko yung mga posting nila, 'di ba? Pero kasi ano eh, may mali eh, may mali sa ginagawa. So doon nag-start na, teka, ako ba in-interview dito? Doon na nag-start na one time nag-post ako and then maraming ano eh, nag-trending 'yun eh doon sa groups na 'yon. Tapos binomba yung Messenger ko noon. Sabi nila na to. Please paturo, gusto kong makaahon sa buhay, yung mga ganyan ba. Teka lang, anong gagawin ko sa mga seller na ito? So sabi ko, sige, mag-ano tayo, set up tayo ng live meeting. Ganun. So yun, doon lumabas yung bakit hindi ako makabenta. Doon ko yun. First video yun po yan. Parang first yata yung video na yun, yung bakit hindi ako makabenta. And then, ang dami nakarelate doon. Mm-hmm. Then after nung video na yon, sunod-sunod na yung mga messages sa akin. Yung sabi, umiiyak ako, coach, kasi habang ina-update ko yung mga product photos ko, title ko, nakita ko na may pag-asa, ganyan-ganyan. So doon na nag-start yung ano. Pero wala talaga sa plan na magturo before. Pero balik tayo sa'yo. So ayan. Tapos ano na nangyari nung nag-RTW, nung pumunta kay nag-decide kayo pumunta ng Taytay? Opo, Taytay kagad. Tingin. Anong paano kayo nagka-idea na nasa Taytay ang RTW? Dahil dati, coach, nung kailan ba yung before pandemic, nagtaytay na rin kami. Kaya lang ang mga nakikita namin sa Taytay, parang mga pambahay yung hindi akma sa niche na gusto namin pasukin, yung ano po? Ano bang gusto mong pasukin na? Ito ng coach, yung mga pang-kika, mga trendy fashionable po. Ano. Kasi usually sa Taytay makita mo lang doon yung parang mga terno pambata, mga ganun, 'di ba? Dito sa may ano po 'yun eh, sa gitna. San mismo to? Sa Taytay. Ay, wag na natin ituro kasi baka baka puntahan. Pero sa Changi din. Umikot kayo ng Changi. Opo. Ako hindi pa ako nakapunta ng Taytay, honestly. Talaga po? Promise. Lahat ng mga supplier ko nang galing, kasi sumasali ako sa groups ng mga Subcon, Mananahe. Kasi pagpupunta ka sa mga groups ng mga RTW lang, mga nandun, mga reseller lang yun. Mm-hmm. Hindi sila mga wholesaler. So, nagpunta ako sa mga ganong groups. Then one time, nag-post ako, looking for, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Then dun ko na-meet. Pero una kong napuntahan is Baclaran. Baklaran. Hindi pa ako nakakapunta ng Taytay hanggang ngayon. Pero supplier ko mga taga-Taytay. Mm-hmm. No, Mananahe pala. Hindi sila mga supplier. Then, nung nakakita ko item sa Baklaran, pinakopya ko na lang sa Mananahe. Then, yun. Eh, halos pareho lang din naman ng gawa doon. Eh, diba? Opo. So, swerte kayo at nakapunta na kayo ng Taytay. Ako hindi pa nakakapunta. Layo nga po. Tapos, yan, balik tayo dyan. Nare-redirect. Ano to? Ito, ibang supplier to. Opo. Ito rin. Mga iba din po yan. Iba-iba na din. Iba-iba din. Pero meron kayong nilagay na hanggang dito lang yung price range natin. Pag... siya po ang nag-de-decide ko. Opo, ganun. Minsan pero, po tumatawa din ako. Eh. Pero ito ay fast-moving. Fast-moving, coach. Fast-moving siya. Ano ang ano mo, unang per sale mo dito nang galing? Hindi po eh, dito. Saan? Dito. Sa cotton linen. Ito, ano itong mga naka-waybill na yan? Ito po, coach, mga abangers pa yan ang supply na parating pa lang. Kulang. Opo, kulang. Kulang pa siya. Opo. Ito po, ganito yung ano namin. Dito ano nakuha yung first. Palda? Eh. Skirt, coach. Oh, palda short. Palda short. Ayan. Hindi lang, no? Yung pa talagang... yan lang ano ang pero ano yan, nakakatanggap ka pa ba ng ano?
bad reviews? Oo naman, coach. Lalo kapag yung... Anong ginagawa mo kapag may bad reviews ka? Wala, coach. Ignore lang. Kasi po, di na... Hindi ka naiinis. Na-feel bad din minsan. Kaya lang... Is there a time na gusto niyong patulan? Minsan, ganun din. Kaya may pinatulan na kayo? Wala, kahit sa chat. Yung sa to. Chat, wala, coach. Eh. Wala, hindi talaga. Ba, mahaba ang kasi patience anong... niya. Kaya naman yung energy. Yung comment. No, sa Messenger, sa message, walang nagme-message sa'yo, nag-chat-chat. May din po, nag-rage mode, pero wala, inahayaan ko lang siya. Auto-reply lang. Opo, ganun lang. O kaya emoji na ano. Para lang para lang ma-replyan, no? Mm-hmm. Tama yan, wag yan ang patulan. Minsan nga, auto-reply na lang namin yung mga ganun. May venue naman to file return, refund. Now, sino yung nagpapak dito? Kayo pa lang. Nasa or meron na kayo? Ayun na yun, si Misty. Meron kayong tagapak na? Opo, tas ako din po. Natulong kayo. Opo. Kamusta yung 11-11 nyo? Nakatulog naman kayo. Dami nun ah. Yung apat mo? Dami nun. Oo, coach, ilang ba kami? Apat, tatlo silang nagpapak. First time o hindi? Na ganun karami, coach, first time po yun. First time yun? 11-11? 11-11 siya. Akala ko nga binibenta mo beauty products. Ah. Kasi usually, pag may nag-enroll na girl, kadalasan, beauty products. Beauty ang binibenta. Then, nagulta ko, ay, RTW din pala siya. And then, nakita ko nga yung mga items mo. Sabi ko ba, okay ito ah, okay yung mga items mo. Pwede ko ibenta. Tapos, diba meron akong tinuro about doon sa uling. Uling method. Uling. Nag-uuling din kayo. Opo, coach. Lahat yun naka-apply. Kamusta yung uling niya? Okay, coach. Effective kasi yung basket size ng ano. Kamusta yung uling niya? Uling. Nag-ana naman. Nag-take okay effect siya. Okay nag-move siya, coach, talaga. Yes. Tama yun. Tapos, kapag... Very effective. Pero, gano'ng kayo kadalas mag-introduce ng bagong item? Or, nag-stay muna kayo sa lineup na ito? Depende kasi sa akin, coach. Usually kasi nagpa-product hunt naman ako like every day. Siguro pag may time ako ganun. Paano ka nagpa-product hunt? Sa ano, sa mga groups, coach. Naghanap ka ng mga posting doon. Ayun. Tapos, hindi ka na natingin sa mga like Alibaba, AliExpress. Hindi, thinking na pwede mong ipagaya, mga ganun. Currently, coach, hindi. Kasi ang kaya pa lang ng budget namin, yung may mananahi na talaga na may magsusupply na. Ayun. So, more on purchasing muna kayo. Opo. Ng stocks. Mm. And then, wala pa kayo dun sa yung parang... Di sariling mananahi. Kumbaga, exclusivity ng mananahi para wala magkaroon. Pa. Hopefully, next year. Mag-multiply next year? Kayo ng store yes. Nyo. Okay. Mm. And then, opo. Lazada. Subukan. Mag-open na rin kayo ng Lazada opo. Nyo. Para ma-maximize nyo ba? Yung ano. How about pagdating sa puhunan? Sa puhunan, coach, siya yung magpa-finance. May trabaho siya. May trabaho. Kasi sometimes isa sa mga problema ng sellers, 'di ba, yung may benta, problema puhunan. Opo. Dumating ba kayo sa ganun? Hindi naman. Opo. Madalas, coach. Yung ang daming benta, hindi mo ma-fulfill. 11-11 po. Talagang naka-relate kayo sa ganun. Opo. Yung problema naiko, paano namin to mafufulfill So, paano nyo na ano yun? Nanghiram din po sa kapatid niya. Kapatid ko, tsaka. Tapos ako po, yung pambayad ng kotse, gagamitin muna doon. Yan na, simula na yung away niyo dyan. totoo yan. Pero yun nga, as long as, pero yung margin mo na 20 to 30%. 30%. Opo. Wala kang 100%. Wala pa so far, coach. Na ginawa. Hindi ka nag-experiment ng pricing ay, mo. Ay, merong coach yung ibang product. May mga nakaganon. 50 sinubukan to 70%. Mo. Opo. Yung bumibenta naman, pero hindi po siya consistent. Hindi siya mabilis. Opo. Pero gano'n nakatagal? Yung item na yun. 1 month pa lang siguro yun, coach. Matagal pa. Babad mo lang pag ganun. Tapos naka-uling siya. Opo. Pero wala kang ads na nakalag. Ilang items ang ina-ads mo? Ngayon, coach, 3 to 5. Mga ganun po. Yung main item mo naka-ads din? Opo.
pag ino-observe nyo yung metrics niya, kamusta? Maganda bang ROI, break-even, or marketing expense lang siya? Para marketing expense lang siya para sa akin, coach, eh, kasi ang purpose ko yung dahil sinasabi nyo lagi, pang traffic lang talaga. Yes, tama. Ganun yun. Kapag nag-ads ka, hindi siya, it is not meant na para maging sales machine siya or sales generator kapag nag-ads ka. Kasi di ba usually pag may nakikita yung mga sellers na sumasabog ang benta, unang tinatanong magkano ad spend, magkano, no. Hindi ganun yung tinuturo ko sa kanila. Opo. Okay, ang turo sa kanila is we use ads as a traffic generator. But the rest of the conversion is? Yung product mismo. Oh, yes, ang galing, no? Parang ano, no? Parang high school lang. Di ba? So, fill in the blanks. In the, may true or false kami, tsaka enumeration na ginagawa. Oh. Is kailangan yun eh. Kailangan ma-determine yun ni seller. Mm. Kasi pag ano, kapag maraming nagtuturo ng Shopee Lazada, but hindi talaga magtutumbo, saan mang gagaling? Mm. Paano? Ano yung mechanics? Madaling sabihin yung procedure, but para saan? Oh, ano yung saan to patungo? Diba? What is the main purpose and objective? Bakit mo ginagawa? So, yung mindset of yung pagra-run ng ads, akala is pag nagpatakbo, andun yung pagsabog ng benta. But we treat ads as a marketing expense and part of the budget also. Parang puhunan din. Swerte kung magkaroon ng ROI, mag-break even or kumita tayo, di ba? But yun talaga, more on traffic generator yung ads. Kaya kailangan babad. Maraming napoprustrate pag nag-ads eh, di ba? Opo, nakaka-frustrate. Lalo pag di po alam kung paano gagamitin yung ano. Yung dumating pag-ads. Kayo sa point na mas malaki gastos. Ngayon, kamusta? Break even or mas malaki talaga gastos niya? Nung ads po? Nakaka-break even na, coach. Ah, nagbe-break even siya. Minsan may... May times na... Parang madalas may kita na... Pero control din ang spending niya. Oo, coach. Hindi siya yung 200 per day lang kami. Daming hindi naniniwala ng gano'n eh, no? Sorry, yung mga 200 lang budget mo, tapos gano'n yung benta mo, di ba? Ako nga, 50 pesos lang. 50 per item. Pero kung may budget ka, di bigyan mo yung mga product mo ng 50 per day. Mm. So, targets 100 clicks, di ba? So, ayan. Ngayon, balik tayo sa items mo. Lahat ito, puro taytay. Wala kayong sinurse sa ibang... Wala pa. Puro taytay talaga siya. Tapos more on, contact-contact lang po, kayo. Siya magaling po kasi talaga siya. Pero what if, let's say, ito bang supply na ito, siya lang ang meron? Or may iba pang gumagawa niyan? Depende kasi po. Kailangan mo ng alternative eh. Diba? Let's say out of stock si supplier 1. Etong corduroy, coach, meron. Dalawa po supplier ko dyan. Ah, meron. Pero sabay nyo silang kinukuhaan or meron kayong loyal lang? May loyal na ano po, pag siya ang kinulang, dun kami sa iso kukuha ng pangunan. Importante yun kasi kapag let's say mabitin ka kay supplier 1, kahit medyo mahal si supplier 2, meron kayong and then mabuild nyo rin yung relationship para si supplier rin magpautang. Diba? Sabihin mo kay supplier, baka pwede, pauna na muna ako nito sa payout ko na. May ganun na mangyayari kayo sa, Well, anyway, congratulations, at least. Thank you po. Anong nakikita nyo, yung future dito sa store ninyo? What are your next plan? Next plan ko talaga, coach, yung mag-diversify nga po sa ibang platform din. So, papasok kayo ng TikTok and then... TikTok Lazada, ganun. Lazada. Tapos, create ng other store. Ayun. Mag-multiple stores kayo. And then, BIR, nag-declare na kayo? Opo, may DTI BIR. Nag-apply na rin kayo? Opo. Kahit hindi pa nag-i-implement? Hindi pa. Kahit hindi pa, coach, way back. Bago mag-pandemic, meron na kami eh. Dapat talaga i-BIR na. Ayun! Pero anong feeling? Anong feeling nung nakuha mo yung consistency? Masaya, coach, na mahirap. Ano ba? Magic pa ba? Or sabi mo? Pinaghirapan po talaga niya. Grabe. Pero siya po talaga yung masipag. Ano naging struggle nyo dun sa store na ito? Ano?
Yung una ko, syempre, yung hindi naman mawawala pagka una kong try, wala talagang benta. Dumating tapos ka ganun, ba sa point na, ano ba to, wala na, parang wala naman, ayaw tumalab? Eh, hindi, coach. Or parang nalula ka na, may ganun eh, na, paano ba pagalawin to? Ito lang, ganito lang ba dapat siya? Dumating ka pa sa ganun? Oh coach, pero pagka nanonood ako ng video mo, nagkaka-idea talaga ako na yung uy, ano, oo, totoo. Yung kung paano ko siya itutweak, kung paano ko babaguhin yung mga yung advance ano. Na, yung oh, advance. Oo, yung advance na. Tapos, ano pa? Ano pa ba yung mga struggle? Ngayon yung sa ano eh. Sa ano pala? creatives, sino gumagawa? Ako rin po nag-i-edit. Ako rin po nagpo-post. Sino ang model? Eh. minsan, di ba? Tapos cellphone, cellphone lang din. Cellphone eh. Muna, start kay cellphone. Or meron na kayong pang ano? Wala pa po cellphone. Pwede naman cellphone lang eh. Pero nag-start kayo sa lifestyle photos na, kagad, from the start. O nung unang upload, patong method lang, latag method. Hindi, coach, yung lifestyle method na kasi in-apply ko na agad yung mga turo niyo. Oo, coach. Ah, kasi ibig sabihin, nung nagsisimula talaga kayo, guided na ng... Oo, coach. Opo. Ah, so ibig sabihin, what I mean, wala pa kayo nasisimulan bago kayo nag... Wala nga po kasi live selling po talaga kami. Di ba po sa live selling lang, check out link, tapos i-send mo. Natapos mo talaga yung buong sessions ko? Oo, coach. Yung batch 9 na ko eh. Batch 8, tinapos ko na. Tinapos ko yung batch 8. Tapos habang... Ayun, late enrolling ka ba? Late enrolling ka ba? Hindi, hindi coach. Nasimulan mo ang day 1? Opo, ng batch 9. And then umulit ka ng 9. Umuulit ka pa ba ngayon? Nakikinig ka pa? Hindi na. Pagka may time coach, minsan na lang talaga. Pero yung recorded, like, bumabalik pa kayo? Hindi. Opo, bumabalik ako sa mga bumabalik. Recorded. So nag-e-echo pa rin ang mga boses ko doon. 2 months po, gabi-gabi, kayo po na rin. Habang naglalaro siya, nagbabalorant din kasi. Pag nag-ano ako, let's say, nagla-live sessions tayo, sinong nakikinig sa inyong dalawa? Bali siya po. Siya po talaga. Ako. Siya. Cellphone or laptop? TV, minsan. Ganun. TV, Zoom? Mukha niyo. Pwede. Hindi, ano po? Naka-connect. Naka-mirror po sa laptop. Naka-mirror kayo. Ano naman masasabi mo pag minsan nagsisermon ako? Wala naman. Na-open ba? Sumisin sabi ka. Sige nga, mag-i-honest nga kayo. 3 basic methods. 3 basic steps. Oo. Na-open ba kayo sometimes pag meron akong mga binibitawang salita na... Hindi naman, coach. Kasi... Hindi mo talaga dapat. Hindi kayo nasasaktan. Hindi kayo tinatamaan. Gano'n. Or nasasapul kayo sometimes. Hindi naman. Siguro, paminsan-minsan lang, pero... Pero bihira kitang naramdaman. Ibig sabihin na, bihira ka nagme-message sa akin eh, no? Nagulat mo. Opo, kapag ka lang may mga update ako, yung every once a month yata ako, sisend ako sa inyo, screenshot mo lang. Oo. Nagulat, lang, nagulat lang. Ka lang. Ano ba yung huling, alam ko nag-send ka ng una mo sa aking ano eh. Metrics eh, wait lang ha, hanapin ko. Teka lang. Ito, yung improvement, July, August, and... September. Ah, ikaw pala yun. Ang dami niya na. No? So, ito yung metrics mo ng monthly and then, my God, 6 digits after the 3rd month. Opo. Na-maintain nyo ito? Is it monthly? Teka lang ha, monthly ba to? Or exponential po talaga yung pagsabog. Nung hindi ko rin in-expect din na ganun pala kabilis kapag pero, ka inapply mo. Pero nag-expect kayo ng instant result? Hindi din po. Nagsimula din po kami one month. Is there a time na nagduda kayo sa tinuturo or sa procedure na is it effective o baka pinaglolo ko lang kami ni Sir Mark. Kasi nakita po namin yung bro nung una 10 na, tapos naging 20, tapos naging 30, 50, tapos nung 11. Pero yung nakuha mo yung first sale, hindi pa yun naka-ads, organic pa lang? Or nag-start na sa ads? Parang sinabayan ko na rin. Sinabayan mo na. Pero as intipid method lang yun. One product only. Opo, one product lang siya. Tapos bump lang ng bump. Affiliates, nag-open na rin kayo ng... Oo, coach, mayroon affiliate din. Marketing. Kasi malaki rin po tulong talaga. Gumagamit kayo ng ano, big seller or pay recon? Big seller po, opo. Pang bump. Kawawa si big seller. Nagamit pang bump. Eh. Pero sa ano? Pero yung order management, hindi pa. Maybe soon, no? Kay ano?
Maybe soon po, opo. Mm. Pero try nyo rin si Payrico. Sorry, Payrico na. Pero any platform will do, okay naman. Okay naman si Big Seller at si Payricon kung saan kayo naging komportable. Ikaw, yung ano mo, ano yung naging mga struggles? May times ba na parang you want to quit na because, siyempre, parang, pero parang ang dali sa inyo nangyari. Grabe, no? Pero yung mga nagulat din ako eh. hindi kayo parang feeling ko, hindi kayo nakaramdam ng problema sa, or more ano na lang. Meron naman focus, like yung... Kasi ito mga problema, una, benta. Pangalawa, say, ano, traffic. Mm-hmm. Yung traffic, hindi nakuha nyo kagad yung nakuha traffic. Nakuha po namin agad yun. Galang, no? Pero yung benta, yun nga po, simula po muna sa maliit, tapos... Pero nag-ano kayo, nag-research kayo ng competitors? Opo. Is it existing yun, sa... May competition to doon sa platform? Meron. O kayo lang? Meron, coach. Ah, meron. Pero which one is mas mura or mas mahal? Actually, sila mas mura. Mas mura sila, mm-hmm. Din mas mahal. O yan, hindi totoo ang presyo. Hindi po na talaga. Kahit mataas ang presyo mo, makakabenta ka lang. Makakabenta ka talaga. It's all about how you justify your price based doon sa product presentation. Mm. Kasi yung iba, pag nakita na si competitors, sobrang mura, sasabihin si supplier, si China, di ba? Umiiyak na agad yung... Oo, yung coach, yung seller nakita na ganoon. Yun nga, nakakagulat kasi parang hindi kayo nag-struggle. Nag-struggle ba talaga kayo? Nag-struggle naman. Oo. Pero kasi kaya nang malaking tulong po talaga yung program. Kung batch 9 ka, that was anong month? July? July nga po yata. No, July ang batch 9 eh. So July, August, September, October. November. In 4 to 5 months, nakuha nyo kagad yung anong buwan na kuha ang consistency? First month nga lang talaga, may isa-isa pa, dalawa na everyday coach. Eh. Hanggang sa exponentially po talaga siya, like July per day, 1 to 2, ganyan. Mm. Tas, yung katulad August, siya sabi ko na 1 to 2, 2 to 3, 3 coach. To 4. Tas, nag-increase to na 20. Siya ng nag-increase hanggang sa na-build niya na yung organic traffic niya talaga. Oo po. Talaga? Anong feeling naman ng ganun? Masaya full feeling talaga as in. Nakikita niyo ba yung future na ng store ninyo na papunta na ba doon sa inexpect ninyo yung current store niyo ngayon or minsan may times na bumababa siya or mataas, may ganun? Actually parang na-hit na nga po yung goal namin kasi kung tutuusin ako po nagtatrabaho, mas mataas na yung profit niya. Which is yun po yung unang goal namin. Talaga? Opo. Ah, so ibig sabihin, yung itong Shopee, ikaw talaga ang hands-on. Opo. Then, ikaw, more on? More on sa operations, magpapack po, magde-deliver. Nagka-campaign pa rin kayo? Hindi opo, na. Coach. Nagka-campaign. Sinong nagka-campaign sa inyo? Ako po. Nag-join ng mga product campaigns, manual. Coach. So, dami nun. Minamanual mo or pinipili mo lang? Pinipili ko lang po ngayon eh. Opo, ayun. Pero hindi mo naisipang ibaba? Yung let's say, meron kasi mga sellers na ang ginagawa, yung pamigay na. Hindi, coach. Pero dun, based dun sa nilagay mong profit, di ba, siyempre, meron tayong platform fees na isa sa mga iniiyakan ng mga sellers. Mm. Meron pa rin? Oo, coach, included kasi na siya sa pag nagma-markup kami. Kung ano yung... Computed na siya? Opo, kinocompute na talaga. Kasi, di ba, may mga sellers also na nagsasabi na if you add the platform fees doon sa posted price mo, it will affect the competitiveness of your mm-hmm. product. So, hindi yung totoo. Hindi. Ano? Is it true or false? True or false? True or false na to. And then, explain mo, bakit pag false? Hindi totoo na nakaka-affect yung... Kasi di ba, pag may maraming umiiyak sa presyo. Mm-hmm. Di ba, pag sinabi na, kunyari, hindi ka naman pwede magtaas ng presyo kasi
Una sa lahat, pag nagtaas ka, marami nagbebenta ng mas mura. Mm-hmm. 'Di ba? Pag inad mo yung platform fees. So, yeah. Pag inad mo yung platform fees, maapektuhan yung ano mo, mm-hmm. yung price mo. And then based sa inyo, inad niyo yung platform fees pero kumikita. So, nagdi-disagree kayo dun sa ganung statement. Oo, coach, kasi may mga strategies po kasi talaga na effective and proven and tested na gumagana po talaga. Ano yung strategies? Three basic steps. Three basic steps. Wala kayo ibang sikreto na dinagdag doon bukod doon sa wala, coach. Three basic KKK. Steps. Nag-KKK din talaga oo, kayo. Oo, coach. Meron ako mga best friends na, uy, check out mo to Wab. Sisend ko sa Gcash mo. Talaga? Nag-KKK talaga kayo. Opo. Ilang KKK ginagawa ninyo? Lima yata sila. Usually per product. Attractiveness lang habol niyo. Opo. Sales tama, data lang talaga po. Tsaka reviews. Pero hindi po kami talaga yung mga kakilala ng KKK. After 11-11, ano nangyari sa store? Ayun, coach. Consistent kami na. Nag-increase ba? Bali. Nag-momentum ba papuntang 12.12? Mm-hmm. Opo. So, expect nyo na yung 12.12. Oo nga po. Kailangan mag-ipon ng pangkapital. Hindi, dumarating ba sa point na parang natotroma na kayo pagpalaki, padating na yung big sale? Kasi mukhang malaking kapital mga pangkakailanganin ko dito. Oo, coach. Napapaisip-isip na din kung ano, saan huhugutin. Pero sana, no? Sana. May target kayo ng 12.12 na ma-reach? Meron po eh. Ang projection ko talaga, kasi yung, since bago pa lang naman po talaga ang shop namin, last 11-11, 300 kami nung ano. 300 parcels. Opo. Or 300 so, orders. Expected namin this 12-12 siguro, 600 to 700 siya. Yeah, parang mga 500,000. Oh my God. nagtinginan na yung dala. Pero nagda-double digit, di ba? Bago 11-11. Anong kamusta yun, yung performance nila? 10-10, 9-9, 8-8? Ayun po, ano din, okay din po talaga. Talagang may growth. Spike po talaga yung may growth ano. Talaga. May growth po talaga. Pag ganun yung trend, expect nyo 12-12. Opo. And yeah. Ano yung, yan nagtakot. Siyempre, di ba, isa sa turo ko na walang forever. Opo. Anong nyo doon? Ano ng next plan nyo? Kaya po ngayon, continuous pa rin po akong nag-hunt ng mga products. Ayun po. Para maging sustainable yung shops. Okay. So, kailan niyo plan mag-add pa ng store ngayon? Actually, coach, ngayon may existing na ako na isa na. Pa. Pero hindi ko pa siya na-focus din masyado. Like, may listing ako doon 5. Mm-hmm. Pero hindi pa siya to the point na yung lagi kong na-optimize. Mm-hmm. Na ano, nag-run ng ads. Hindi pa eh. Pero ayun. In-upload natin to, bigay niyo sa akin yung link ng shop niyo. Para at least kahit pa paano, di ba? Makakuha tayo ng external travel. Sige po. And kung interesado silang makita yung shop niyo, di ba? Kano commission ko doon? Ayan. De joke lang. Ako ang gusto ko. Na lang natin. Pag-usapan. Ako ang gusto ko lang talaga is to promote sellers lang talaga. And to see ano yung buhay as a pagiging seller. Hindi nagmamatter sa akin kung big time or small time kasi mas maganda nga yung ano eh yung makita mo talaga yung pinagsmulan. Opo. 'Di ba? Kaysa yung although it's inspiring din naman yung makita natin yung malaki na siya, 'di ba? Pero iba pa rin yung sud bale mo pagbalik ko dito, ibang yeah. Location na to. Baka hindi nagiginto, baka Pampanga na. Baka warehouse na yung pupuntahan. And sana na hopefully ma-achieve niyo yan. Opo. Di ba? With the three basic steps. So, ano ang masasabi mo sa mga negatibong sellers na nagsasabi lagi ng, ikaw ba naging ako, part ka ng member ng ako lang ba? Hindi. Ano lang, coach, pag mo nagpo-post sila, nakikiyak. Pero hindi po ako nagpo-post na ano. Pero, anong masasabi mo doon sa mga ganong sellers na lagi nagsasabi ng ako lang ba? Kaya po sila nakakapagsabi ng ganun kasi hindi nila alam yung tamang strategy. Mm-hmm. Yung, ayun po, hindi nila alam yung three basic steps. Ikaw?
ayun po, feeling ko din hindi nila alam yung 3 basic step. Kasi doon lang naman po talaga umiikot yung, doon lang din po kami nagsimula. Mm-hmm. Tapos, ayun, magpo-post na sila, wala silang time para to learn, to improve themselves. Is there a time na minaliit nyo yung 3 basic step? Hindi, coach, kasi doon ako nagsimula. Pero nakita nyo siya as an opportunity talaga. Yes. Yung 3 basic step. Sige. Anong message mo sa mga sellers natin? Ayan. Na saan camera po natin? Ayan. Camera 5. Sa mga ano, sa mga nag-i-struggle. Ayan. Especially na yung mga ako lang ba, hindi makabenta. Sige, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ayan, sa mga sellers, especially yung new ones na kagaya ko po. Huwag kayong matatakot sa competition, sa price war, ayan. Tsaka yung sa mga platform fees and RTS, huwag kayong katatakot doon. Kasi part talaga siya ng pagiging e-com seller. Ngayon, if alam natin yung mga strategies, lalo yung paulit-ulit na sinasabi namin ni coach, yung 3 basic steps, talaga pong exponentially mag-grow yung mga shops natin. Huwag nating susukuan. Ayan. Ikaw, sir. Ikaw. Oh, may candidate tayo. Number 2. Ay, sa mga sellers po. Ay, sorry. Yun. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Basta yung 3 basic step ni coach, very effective talaga siya. Dito sa fiance ko, talagang nagsimula kami from live lang, from very maliit lang talaga yung capital namin. Tapos ayan, ito na sila ngayon. Actually, kaka-deliver lang na ito, pero paubos na sila. Ayan. Kaya ayun, very effective. Yung RTS dati, lagi din siyang naiinis. Pero ngayon, parang, isandaan yung na-ship, pero isa lang RTS, di ba? Opo, parang hindi naiindahin. Tapos minsan, yan pa namin na blessing kasi, RTS, kailangan natin to ngayon. Ayun. Oo. Totoo yan. Oo, so, ayun, wag po, patuloy lang kayong mag-aral, siguro. Tapos, very effective po yung mga message ni sir. At saka, huwag yung kalimutan, lagi dapat, ang pagbibenta, lagi ko sinasabi yan, di ba? Ang pagbibenta, hindi yan hinuhulaan. Yes, tama. Huwag ka manghuhula kung paano makabenta. Para malaman mo kung paano ka makabenta, is kailangan aralin. And then, kapag inaral mo, you have to apply what you have learned. Without any second thoughts. Kung let's say, magsasabi ka na, effective ba to, gagana ba to, magtatanong pa, di ba? Kung any thoughts about sa pagsali ng ganyan? No. Mm-hmm. Salihan mo. Diba? Kasi you'll never know hanggat hindi mo ginagawa. Importante kasi doon is ma-feel mo, maramdaman mo siya, umiyak ka doon, matuwa ka. Kasi doon papasok yung tinatawag na experience. Yes. And we learn by experience. Yes. And the best teacher is the experience. Especially the failures bago tayo maging successful. Though hindi pa naman kami ganun mga successful, but still we are in the journey. Nandun pa rin kami sa pag-feel ng experience. And then through experience, kapag may failure, papasok yung adjustment. Yes. 'Di ba? Pahinga ka, analyze, tingnan mo kung yung naging problema, then you have to adjust. So 3A, nanay ng 3 basic step. Yes. 'Di ba? Aralin, apply, and adjust. Thank you. Thank you po.